paano kung false pregnancy na naman po? Talagang gusto ng Diyos, ibibigay niya yan sa'yo. Pwede bang ikaw na lang ulit yung tumakbo bilang presidente? Napag-usapan na natin ito. Paulit-ulit na lang to. Ikaw ang tatakbo bilang presidente. Panindigan natin ito. Mas okay nga na tumakbo ka ulit! Sana sinabi mo sa akin noon pa na hindi ka natatakbo. Para hindi umasa ang mga tao na lalaban ka. Beb! Beb! Pwede ba tayo mag-usap? Penguins, iwan niyo muna kami! Sige na! Sir Yessi, bakit po? Ano pong problema? Problema? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Bakit naman ako, sir? Bebs! Nung kinasal si Conrad tsaka si Val, napag-isip-isip ko na... Sir Yessi, magpo-propose ka po ba? Ha? Hindi! Ah? Naisip ko nung kinasal si Val tsaka si Conrad, yung mga pictures, ang papangit, ang corny, kasi nga na-hospital gawin si Conrad. Puro akin nga itsura ko dali. Kala ko naman magpo-propose ka. Bev, naman no, napaka-slow mo naman eh. Bev. Nagpaturo pa ako kay PGA ng pick-up line, ha? Bev, tarot card ka ba? Bakit? Kasi dahil sa'yo, nakita ko ng malinaw ang future ko. It's the way to me. Bev, hindi ka man first lady ng Malacanang. Pwede ka ba maging first lady ng puso ko? Oo naman! Talaga? Oo! May mga pasok ba kayo ngayon? Wala po, Mami. Wala. May gagawin pala ako. Excuse lang. Naisip ko ba naisip ko? Alam niyo sa tingin ko, magkagalit na naman si PGA tsaka yan si Melody. Feeling ko, baka tungkol ito sa eleksyon. Ano ba yan, ate? Tapos na ngayon problema natin kay Attorney Ingrid tsaka Senator Allegra. Tapos ngayon, ito naman. Ate, we need to do something para magbati na ulit sila. Meron ba kayong gusto sabihin sa akin? Baka wala, sir. Wala po. Wala po. So, naramdaman din niya, nagkakatampuhan kami ni Melody.
wala ba kayong gustong sabihin sa akin? Sir, wala po. Sige na, sabihin nyo na alam ko namang hindi rin ninyo matitiis yan. Yes, eh. Sir, hindi naman sa pagiging chismoso, ano? Ba't po kayo nagkatampuhan ni Melody? Di ba gusto mo rin malaman? Sir, ano bang pinagawa niyo? No, hindi naman yung tanong. Eh na, napagtaasan ko siya ng boses. Eh kasi gusto na naman niyang matras sa pagtakbo bilang presidente. Pero hindi ako pumayag. Meron ba kayong gusto nang sabihin? Wala. Sige na. Sir, tama naman po yung naging decision nyo eh, na hindi ipa-atrasin si Melody. Eh kasi po, pag ganun, malilito yung mga tao kung sino pa talaga yung tatakbo sa eleksyon. Kaya, sa akin, okay po na hindi kayo pumayag. So, sir, opinion ko lang to. Kahit sabihin ng mga tao na walang experience si Melody sa politika, so, hindi naman natin may pagkakailan na magandang hangarin ni Melody sa lahat ng ginagawa niya. Tsaka, sir, di ba mataas po yung ratings ni Melody sa survey? Mataas yung chance niya manalo, sir. Tsaka, Sir Glenn, nung nasa ospital po kayo, napakalaki po nung naiambag ni Melody sa pagiging presidente ninyo. Yes. Kaya, sir, okay po na hindi kayo pumayag. Gusto ko nga siyang kausapin, kaya lang nahihiya ako sa kanya kanina. Eh, sir, mali naman po talaga yung ginawa nyo kanina eh. Alam nyo naman pong concern lang sa inyo si Melody. Sana, sir, pinag-usapan nyo po ng maayos. Oo nga, sir. Makikinig naman sa inyo si Melody. Sir, alam namin na mahal ka ni Melody at mahal na mahal nyo rin po si Melody. Kaya, sana, sir, huwag nyo pong hayaan na makasira ang politika sa relasyon nyo. Tama po yun, Sir Glenn. Iwasan nyo po ni Madam First Lady pag-awayan ng tungkol sa politika. Sir Glenn, pag nalaman pa yan ni Senator Allegra, huwag gagawiting pang issue yan. Tsaka, sir, alam naman nating hindi mo maitiis si Melody. Kaya, sir, kakausapin nyo na si Melody. Oo nga, sir. Okay. May idol na idol na kayo dito ni Conrad pag nag-away sa'yo ni Ivan. Huwag na kayong mag-away. Oo nga, diba? Oo. Ano? Sundin mo si sir kung ikaw, ginaaway mo si Felix. Wala pala kayong gusto sabihin. Ako, man of few words talaga ako. Napilit mo lang naman ako, sir. Eh, hindi ko naman talaga alam yung ganyan sabihin. Salamat. Salamat. Anytime po. Namimiss mo na ba si Yaya Melody? Ay, alam niyo talaga yung nasa isip at puso ko, no? Siyempre naman, anak. Alam mo namang kilalang-kilala na kita. Bakit ang daming duda na naman sa isipan mo? Nag-away po kasi kami ni Glenda eh. Dahil na naman ba yan sa pagtakbo mo bilang presidente? Anak, kung si PGA naniniwala sa tapang mo at kakayanan mo, bakit ikaw hindi? Itay. Nako, anak. Alam ko na yan eh. Minana mo sa nanay mo yan eh. Pride ang tawag dyan. Nako. Sana, huwag mo hayaang manaig sa puso mo yan. Ano ba, nakakasira ng relasyon yan? Papayag ka ba kung magkahiwalay kayo ni Glenn? Dahil lamang dyan?
Come in. Sir Glenn, nito po si Madam Silda. Oh. Ma'am. Saan? Napadala kayo. Hindi daw kayo nagkikibuan ni Melody. Paano niyo nalaman, ma? Sir, madam, sa labas po muna ako, ha? Nakapo kayo. Ay, mother. Napagtaasan ko ng boses si Melody. Paano? Gusto na naman niya akong tumakbo bilang presidente. Sinabi ko kay Melody, dapat panindigan niya na dapat siya ang tumakbo bilang pangulo. Eh, alam ko namang mali ang approach ko, pero nabigla lang ako. Well, I understand where you're coming from, Glenn. Ang gusto mo lang naman eh, kung ano yung ikabubuti ni Melody at ng bansa. Katulad ko noon, hindi ba parati kitang nabubulyawan o nasisigawan? Dahil gusto kong ituwid ang lahat para sa'yo. At gusto kong parati kang nasa mabuting kalagayan, hindi ba? Siguro, mali lang ang naging approach mo. Kaya dapat gumawa ka ng paraan sa lalong madaling panahon. But there's one thing I learned in life, Glenn. Huwag mong pairalin ang pride mo. Ang pagmamahal mo kay Melody ang pairalin mo. Para maging mas buo ang pamilya niyo. Bakit ka nangingiti dyan? Wala, ma. Napansin ko lang, noon, galit na galit kayo kay Melody. Pero ngayon, parang kayo pa ang abogado niya. Glenn, I've raised you to be a son with a heart. Kaya, gamitin mo ang puso mo, anak. Para maging maayos na kayo ni Melody. Remember, Melody is a jewel in the palace. O siya, mauna na ako. You know what to do. Okay? Thank you, ma'am. Thank you. Ikaw rin, baka hindi mo na makita ang brilyante ng lupa. Ma. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Like father, like son. So, kamusta na ang next presidente ng Pilipinas? Ay, ano ka ba, Moises? Kinakabahan talaga ako kapag tinatawag akong presidente. Maupo ka nga muna. Ano ka ba, Melody? Masanay ka na. Kasi sigurado naman ako mananalo ka eh. Alam mo, Melody, kaya mo to eh. Pero, yeah, gumawa na ako ng bullets para mas handa ka sa interview mo mamaya. Alam mo naman ang mga tao, di ba? Kunting pagkakamali natin, pinapalaki na. Naku, Moises, pasensya ka na. Hindi talaga ako sanay sa mga ganito eh. Kaya nga gusto ko, si Glenn na lang ulit yung tumakbo. Kasi mas alam niya to. Tsaka masanay siya dito. Pero Melody, naniniwala kami na kaya mo. Conrad, yes, eh. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. Naniniwala kami na kaya mo. Ako, Moises. Lagi ko rin naririnig yan kay Glenn, eh. Alam mo ba, Nick? Kahit sa panaginip, hindi ko maisip na papasok ako sa politika. Lalo na bilang presidente, ha? Alam mo, dati nga, nanonood lang ako kay Glenn nun sa speech na, eh. Sa Maldiviano Ponte. Ah, talaga? Kaya, hindi ko alam kung kaya ko nga ba. Alam mo, Melody, ganyan-ganyan din yung naramdaman ko noon. Siyempre, may konting alinlangan kung talagang kaya ko ba i-fulfill yung mga responsibilities ng isang public servant.
Kaya, kala mo, confident ako? Hindi. Nahirapan din ako noon. Talaga? Eh, anong ginawa mo nung nag-aalinlangan ka? Ang ginawa ko noon, tumingin lang ako sa paligid ko. Doon ko nakita ang pamilya at mga kaibigan ko. Sila ang nagsabi sa akin, Moises, kaya mo to. Kaya, kung magdududa ka ulit, tumingin ka lang sa paligid mo. Dahil sigurado ako, nandun si PGA at ang mga anak mo na nagsasabing, Melody, kaya mo to! Salamat, Moises, ha? Anytime. Nakita niyo kanina, di ba? Nakawin niyo. Ang lagit ng tingin niyo sa inyo. Ay, naku, naku, naku. Ay, kayo nito, ha? Sir. Oh, ba't kayo nagulat? Parang ngayon nyo lang ako nakita. Kasi, sir, hindi po kami sanay na napunta ka dito sa kusina, kaya... Welcome sa kusina! Welcome, sir! Welcome, sir! Sir, anong ginagawa niyo dito? Nauuhaw lang ako. Sir, yun lang? Ang dami-dami niyong PSG. Sana inutos niyo na lang po. Sir, ito. Kayo na po muna uminom nito. Bakit para kay ninyo ba to? Kay Mayor Moises! Moises? Matanong ko nga kayo. Kamusta sa inyo si Mayor Moises? Ay, naku, sir! Napakagwapo ni Mayor Moises! Gwapo? Pero siyempre, mas guwapo ka. Oo. Tama. Bagay sila ni Mendy. Tama. Oo. Bagay. Maging boses ng kabataan. Yun! Oo, at boto kami kay Mayor Moises. Boto. Maging busy presidente ng Pilipinas. Tama. Yun! Sir. Pwede bang magtanong? Pwede ano yun. Nagsisinungaling ka, no? Hindi ka naman talaga nauuhaw eh. Ate Cathy, diretsuhin mo na kasi. Sir, magkaaway ba kayo ni Melody? Napansin niyo rin pala. Sir, dahil ba to kay Mayor Moises? Hindi. Walang kinalaman si Mayor Moises. Sir! Bagay man si Mayor Moises at saka si Melody, maging boses ng kabataan, mas bagay naman kayong dalawa, di ba? Ayun naman! Bagay na bagay! Naman! At kahit boto kami kay Mayor Moises para maging vice-presidente ni Melody, mas boto naman kami na mag-usap na kayo at magkaayos na kayo. Sir, please! Sir, alam ko naman, hindi mo naman matitiis si Melody, di ba? Di ba? Di ba? Sir, baka nakakalimutan mo. In love si Sir kay Melody, 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 in love si Sir. Ate, nakwento sa amin nila nina na nagkatampuhan daw kayo ni Kuya Glenn. Hindi ko natatanungin kung bakit at kung ano yung dahilan. Pero ate, may kwento ako sa'yo. Alam mo naman, di ba, na lagi ko tong inaaway si Jasper? Oo nga. At kahit ako yung mali, hinding-hindi ako nagsusorry sa kanya. Kasi ayokong aminin na mali ako. Kaso, nung naglayas siya, sobrang na-miss ko siya. At na-realize ko na sana pala hindi ko na siya laging inaaway. At sana nagsusorry ako sa kanya pag may mali ako. Pwede,
Pwede pa naman. Sinasabi, seryoso ako dito. May ubo kasi ako. Kaya ate, hindi pa ako huli yung lahat para magkaayos kayo ni Kuya Glenn. Kausapin mo na siya. Sige na. Oo nga, Melody. Kausapin mo, no? Sige, no? Lambutan mo naman yung puso mo. May amuyin mo yung leeg. Konting lambot naman. Konting softy naman. Amuyin mo yung leeg. Oo nga. Tama. Ayun na. Ayun na. Hi, Mommy. May gusto daw pong sabihin si Dad. Ano yun? Mahal ko. Mahal ko. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo dahil sa nangyari kagabi. Napagtaasan kita ng boses na hindi ko naman namamalayan. Kaya pagpasensyahan mo na ako, ha? Ate, nagsasorry na si Kuya Glenn, no? Pansinin mo lang, tali! Tali! mahal ko, sana maintindihan mo ko. Kasi mahirap talagang gawin yung gusto mo. At pag pinilit natin yung gusto mo, mas lalong magiging problema. Alam kong hindi mo naisip yun, dahil bago ka lang sa politika. Aso sinasabi mo na hindi ko naiintindihan? Hindi naman sa ganun. Di ba gusto mo nang umatras ngayon? Eh, hindi na pwede. Huli na ang lahat. Malapit na ang eleksyon. So hindi mo naiintindihan kung bakit ko pinipilit at sinasadya sa'yo na tumakbo ka ulit? Naiintindihan kita. Ako yata ang hindi mo naiintindihan. Alam mo, sana nagsorry ka na lang. Baka nagkaayos pa tayo. Nagsorry naman ako, di ba? Ah, nagsorry ka? Pero ako yung sinisisi mo. Hindi naman sa ganon. Kaya nga pinapaliwanag ko para mas lalo mo akong maintindihan. Ah, ewan ko sa'yo, Glenn. Bahala ka nga sa buhay mo. Melody! Melody! Sige na. Sorry. Kinausap ko na ang mga lawyers natin para sa petition for bail mo, Allegra. Inaasikaso na rin ng kaibigan kong election commissioner para ibasura ang disqualification case laban sa'yo. Thank you, Ambrosia. Kailangan manalo ako sa eleksyon na to. Para kung manalo akong presidente, maiimpluwensyahan ko kung ano magiging desisyon ng korte. I wish I could do more. I hate seeing you like this. Hindi ka nababagay sa lugar na to. Kasalanan lahat ito ni Melody at ni Glenn Acosta. Kung bakit kasi hindi sila mamatay-matay. I want them to suffer, Ambrosia. Kung talagang matimbang ako sa'yo, ipaghiganti mo ako, Ambrosia. Ikaw ang nagpakilala sa akin kay Leopoldo, sa asawa ko. Nang dahil sa'yo, nagbago ang buhay ko at naging first lady ako. Kaya hanggang sa huli, ang kalaban mo ay kalaban ko rin. Gagawin ko ang lahat para may paghigagti kita. Ambrosia. Ate, kanina ka pa tahimik ka. Worried ka ba sa magiging resulta ng ultrasound mo? Pero, bukod doon, Gem Rose,
Nalulungkot ako kasi nagkatampuan kami ni Glenn ni. Eh, ikaw ba, ate? Galit ka ba kay Kuya Glenn? Hindi. Naiintindihan ko naman siya eh. Sana nga, hindi na lang ako nagsabi. Hindi na siya nagalit, diba? Madam First Lady. Dok. Andito na po yung resulta ng ultrasound ninyo. Ay, ano pong resulta? Ano, Dok? Buntis po ba si ate? Congratulations, Madam First Lady. Confirm po na buntis kayo. Jam Rose! Sa ate! Sa ate! Sa ate! Sa ate! Sa ate! Sir, papunta na po si Melody sa venue. Okay, good. Nami-miss ka na yung mahal ko eh. Sir, eh ba't parang kinakabahan kayo? First time? Alam mo naman na nagkakatampuhan kami. At alam ko rin na ako may kasalanan, kaya ako kinakabahan. Paul, liga na. Nami-miss ka na talaga si Melody. Sige na, sige na, sige na. Hello, madam? Marnie, sigurado ko bang a-attend si Melody sa Volunteer Center? Yes, madam. Sila ni PJ ang guest of honor. Ang sabi ng organizers, nag-confirm daw sila ng attendance. Sige, maghihintay lang ako dito. Magkita tayo sa condo ko in 30 minutes. Yes, madam. Bye. Ate, akala ko pang excited ka nang sabihin kay Kuya Glenn yung good news. Ano ginagawa natin dito? Oo nga, eh pupunta dito si Glenn. Kasi opening ngayon ng volunteer center ng partido eh. Kaya magkikita na lang kami dito. Alam mo, perfect timing to eh. Kasi malamang ito yung maging dahilan para magkapatid kami. Diba? Madam First Lady, na-check na ni Val ang venue. Pwede na po kayong bumaba. Ay, sorry. Salamat. Oo, dandan, ate. Ano ka ba? Ayos lang. Ikaw talaga. Ay, buhay. Sorry na. Ika lang, hamin ko lang inilin. Yeah! Madam First Lady! Excited pumunta sa event si ate dahil gusto niyang ibalita sa'yo na kaka-baby na po. Nasa gitna pa rin tayo ng eleksyon at kailangan nating siguraduhin at protektahan ang kinabukasan ng bayan. Gusto sana naming hilingin sa'yo na ikaw na muli ang tumakbo sa pagkapangulo kapalit ng asawa mo. Ina-aresto namin kayo sa takapagpatay kay Madam First Lady. Baba! Tawan mo ko! Ano ko
Pag-ibig natin. Okay. Pag-ibig natin.